Kamusta ulit kayo mga pogi? Nandito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang chori-chori no mi sa One Piece. Ngayon pag-usapan natin kung paano nakilala ni Yamato si Luffy. At bakit niya siya hinihintay? Sino ang mga taong maaaring nagkuhanan niya ng mga impormasyon? So ayun nga guys, ang unang posibilidad si X-Drake. Si X-Drake ay isang taksil sa pangkat ni Kaido. Siya ay isang Navy pa rin at nagre-report ng mga nangyayari sa Wano kay Kobe. Matagal nang interesado itong si X-Drake sa mga aktibidad ni Luffy at ni Law. Sinabi nga sa Vivre Card Data Book na interesado si Drake sa two-man alliance nila Luffy at ni Trafalgar Law. Matapos silang magtagumpay sa Dressrosa Arc, malalaman kaya ni Yamato na nais ni X-Drake na mag-tridor kay Kaido. Pero ang alam ko ay hahayaan lang ito ni Yamato dahil hindi rin niya gusto ang kanyang sariling ama. Pagkatapos ay interesado si Yamato kay Luffy batay sa impormasyon na alam ni X-Drake. Kasama na ang tagumpay ni Luffy sa pagtalo kay Doflamingo. Tila gusto ni X-Drake na isabotahe ang mga gawain ni Kaido. Nakita nga natin noon guys, noong tila hinayaan niyang tumakas si Law. Kung alam ito ni Yamato, malinaw niyang nakikita na si Luffy bilang isang kaalyado o kaibigan. Ang pangalawang posibilidad naman guys, ay kay Portgast the Ace. Ang talagang nakakuha ng attention ko ay matagal nang hinihintay ni Yamato si Luffy. Gaano katagal ito? 2 taon ba ito? O mas matagal pa ba? Ilang mga tao mula sa Wano ang maaring magkwento kay Yamato tungkol kay Luffy? Ngunit ano naman ang tungkol kay Ace? Kung maalala natin na minsan ay binisita ni Ace ang Wano, paano kung hindi lang talaga si Otama ang nakilala ni Ace? Paano kung pati na rin si Yamato? Pagkatapos ay sinabi ni Ace ang tungkol kay Luffy. Pagkatapos naman ng lahat ay madalas na ikinikwento ni Ace ang kwento ni Luffy sa mga taong nakakatagpo niya. Dahil sinabi na Otama noon ang tungkol sa pagdating ni Ace sa kanyang nayon, naramdaman ko guys ng eksena ay maaring maging mas mahalaga pa. Malalaman natin ang mga flashback sa susunod na mga chapter. Kung talagang si Ace guys ang nagsabi kay Yamato ang tungkol kay Luffy, maaari nilang isakatuparan ang mga pangako ni Ace kay Otama na naudlot. Isa pang dahilan guys ay gusto rin talagang makilala ni Yamato ang kapatid ng minsan niyang naging kaibigan na si Ace. At ang ikatatlong posibilidad naman guys, si Yamato ay nakakatanggap ng mga balita mula sa labas ng Wano. Ang balita ay mahirap sa loob at labas ng Wano, ngunit mayroon pa rin Denmushi sa Onigashima at tila ang pangkat ni Kaido ay nanonood pa rin ng makaganapan sa labas ng Wano. Maaring sinusubaybayan ni Yamato ang makaganapan sa labas ng kanyang lugar at narinig niya ang tungkol sa mga aksyon ni Luffy tulad ng pagtalo kay Crocodile, pagtalo kay Doflamingo at nasangkot din siya sa Marineford Arc at iba pa. Maaaring naging interesado si Yamato at nais na makilala pa si Luffy sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi niya inaasahan na pupunta talaga si Luffy sa Wano Kingdom. At ang ika-apat na posibilidad ay kay Kaido. Ang pinakasimple ay ang pagdilig ni Yamato tungkol sa mga impormasyon ni Luffy mula kay Kaido na kanyang ama. Marahil narinig ni Yamato ang tungkol sa kung paano binulo ni Luffy ang plano ni Kaido at naging interesado siya at nais niyang makilala ang isang tao na hindi natatakot na hamunin ang kanyang ama. Nabigyan din ng atensyon si Luffy nang malaman na natalo niya si Doflamingo, kaya't naging mas interesado pa itong si Yamato sa kanya. Well yun guys ang mga maaaring apat na posibilidad na kung saan paano nalaman ni Yamato ang tungkol kay Luffy sa One Piece. Nagtataka talaga ako guys tungkol dito. Kaya kung mayroon kayong sariling tsorya, mag-comment lang kayo dun sa baba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts.
Thank you for watching Capitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.